Magandang gabi po sa inyong lahat. Katulad po ng napabalita, may linabas na order of arrest and corresponding warrant of arrest ang RTC Muntinlupa. Pero sa ngayon po, wala pa ho sa akin siniserve. Bagamat questionable yung pagkaka-issue ng warrant of arrest or ng order of arrest, questionable ho dahil dapat po bukas ay didinggin muna yung inihain ng aming mga abogado na motions to quash doon sa tatlong kaso. Sa katunayan, yung prosecution nga po, specifically DOJ, ay nagpa-postpone pa nga, nagpa-reset po nung hearing bukas for March 3. Kaya po, nagulat po kami lahat na biglang in-issue yung order of arrest and warrant of arrest. Katulad po ng nasabi ko na dati, wala po akong balak takasan yung mga kaso ko. Wala po akong balak magtago dahil haharapin ko po ang mga kaso na yan. Since ngayon po, at this very moment, 7:20, wala pa naman po nagsuserve ng warrant of arrest sa akin, ninanais ko muna po na umuwi muna para makapiling ko na muna po. Ang aking pamilya. At para kunin ko na po yung mga dadalhin kong gamit sa kulungan. So uuwi po ako ngayong gabi at babalik po ako dito bukas na umaga. At dito ko po sa Senado hihintayin ang arresting team. Hihintayin ko po sila. Kusa po ako na susuko sa kanila. Pero sa ngayon po, gusto ko na muna po makapiling ang aking pamilya sa bahay. Babalik po ako bukas na umaga. Nagpapasalamat po ako sa mga kasamahan ko sa Liberal Party, Senator Frank Drilon, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, at Senator Risa Ontiveros, nandito po siya kanina, sa kanilang suporta. Sa inyo pong lahat, humihingi lang po ako ng inyong dasal na sana maging safe and secure po ako saan man nila ako dadalhin, saan man nila ako ikukulong. Alam nyo naman po na yung mga so-called charges na final sa akin ay non-bailable. Bahala na po ang aking mga abogado kung ano po ang legal remedy na gagawin nila dyan sa questionable nga pong pagkaka-issue ng order of arrest and warrant of arrest ngayon. Tuloy po ang laban ni Laila De Lima. Maraming salamat po. Kamali ko nga. Nakakapagod din para sa ating bayan. So, sa pagkaya po, kailangan nyo tumitindi po sa ganyan na sinisip nyo para sigurado din na hindi mamamatay ang justisya at demokrasya sa ganitong maling proseso na ang kasalanan lang naman ni Senator Laila ay ang paghahanap ng katarungan at katotohanan. Diba? In fact, marami nakapila na iimbestigahan ngayon.
at bilang senador ay may obligasyon siya gawin ito. Pero yun nga eh, yun ang problema natin eh, di ba? Kasalanan na pala ngayon na manindigan sa justisya at katotohanan. So, para sa akin, hindi yun magandang pangitain para sa ating bansa. Kaya walang karapatan ang kagaya ko na hindi pumunta dito at tumuport. Sorry to ask, pero na mugshot na po ba siya sa nakalitin? Tapos na, may cellphone, cellphone. I-ili na compile na lang yung mga documents para ihatid sa korte sa Muntinlupa at para humarap siya. Kaninang umpisa ay siyempre medyo agitated, pero ngayon ay composed naman si Senator. At in fact, parang ngayon ay hinihintay lang niya na matapos yung pag-compile folder para madala sa court. Yung pag-mugshot? Hindi ko na naabutan yung pag-check ng blood pressure. Kung yung pag-mugshot, how did she take that? Medyo mataas. Okay. Yung pag-mugshot, how did she take that? Sabi lang niya, parang umiling-iling siya. Parang hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangan gawin yun, di ba? Kasi parang ano kasalanan niya. Eh, alam naman natin sa ordinaryong mamamayan, kapag pinapakitaan ka ng ganong picture, parang lahat kasalanan mo yun, di ba? So, I'm sure ganun ang pakiramdam niya. Pero hindi naman siya nagagalit. Pero siyempre, makikita mo sa mukha niya yung parang indignation na parang gagawin ko to kasi yun ang proseso. Kahit na hindi siya naniniwala na kailangan niya daanan na mga to. Senator Dico, what's next for the Liberal Party? How will you support the senator? Been there for her, sir. Yes, syempre, susuportahan natin yung kanyang mga petisyon, yung pag-ain ng mga petisyon sa CA, at kung maabot pa ito sa Supreme Court. We're there to support her. We believe na hindi makatarungan ito pagsampan ng mga reklamo sa RTC. Hindi tama ang jurisdiction, manipis ang ebidensya, mga convicted ng mga drug lords ang kanyang mga testigo na kapalit ay hindi sila kakasuhan. E talagang focus-focus no? Itong mga prosesong ito. Pero hindi man tayo sumasang-ayon sa ginawa ng DOJ, ang posisyon ng ating Senator Laila is we will avail all legal reliefs and remedies available. We will exhaust itong legal remedies. Sir, pag nag-uusap kayo, anong mga nasasabi niya sa inyo, sir? Siyempre, pag mag-uusap kayo, simula ka pa nandang kanina. Well, siyempre, nalulungkot siya. May halong galit. May halong agam-agam. Ang pinaka-concern din niya ay siyempre yung mga anak niya, yung pamilya niya. Kaya nga siya umuwi no, kagabi. At of course, the other thing is yung kanyang seguridad. Alam mo, hindi si Senator Laila, hindi tulad ng ibang high profile na mga sabihin na natin accused dahil marami siyang pinakulong. Maraming galit at nais magigampi kung maaari. Kaya yung kanyang seguridad at yung kaligtasan niya, pangunahing concern. So, was it approved na magbabantay ang kinatawan ng Senate Sergeant at Arms every day kaya Senator Laila Dingman? Was it approved? Ang understanding ko, pumayag ang CIDG na magkaroon ng Sergeant at Arms at kasama sila 24 hours para matiyak din. Alam mo, hindi rin biro itong mga nakaraang mga araw na mayroong sinakal at pinatay dito mismo sa headquarters ng PNP, mayroong sinaksak at pinatay sa loob ng Bilibid na dapat ay maximum security, hawak mismo ng PNP, hawak mismo ng SAF, ng SAP, pero mayroong nakakalusot at pinapatay ang o sinasaksak o kaya sinasaka. So we are concerned with her safety and her security. Yan ay pangunahing concern natin. Kahit na sinong akusado, mataas man o mababa, ay dapat ligtas sa kapahamakan pag siya ay nasa kustudiya ng pulisya. Pero okay na kayo na sa kustudiya center siya makulong? O magsisik kayo na ibang facility siya, secured facility no, siya? No, she does not want special treatment. Kung saan siya isusunod sa
sa pasya ng korte. So kung dito sa custodia? But kami, we will advise her. We believe after some time, i-assess natin kung ang security niya ay makukompromiso, eh hindi tayo magdadalawang isip na gumawa ng mga bang para maprotektahan ang kanyang kaligtasan. Isilipin ko na siya ang pagbili ng mismo kita. Nagdadamo kayo ano? Well, maaari, siguro. Hindi namin hindi pa namin napag-usapan. Interfere yung radyo ng DNC. Si Congresswoman Kaka will be accompanying her up to Muntinlupa. Sa pagbalik dito. At pagbalik dito. Saan man siya, ipapakadito. So, kayo, sir. Kayo, sir. Hindi na siya kasama sa Muntinlupa. Wala yung kable dyan? Hindi yung kable. She will follow yung whatever they processes. Wala siyang special request. Sir, may sinabi po ba sa former president Aquinas? Well, nagkausap kami kanina umaga. Siyempre, concerned din siya sa kaligtasan ng ating audio. At hindi siya hindi naman kami nagtagal na mag-usap. Concern lang niya yung safety, yung security ni Senator Lange. So ano pong sinabi niya to address na? Well, he was inquiring and then in-update ko lang siya doon sa mga yung sitwasyon sa Senado at yung kanyang kaligtasan na kasama ang OSAA ang security ng Senate sa kanyang post pag siya narito sa CID. Nag-aalala ba si Pangulo? Nag-aalala siya, siyempre. Dahil ang sa kanya, kine-question din yan. Bakit ganito ang naging resulta ng korte na issue ng araw. Sir, yung sa toko kay Judge Guerrero, yung sa statement ninyo na galing siyang Macau, sa tingin niyo ba walang careful evaluation na nangyari? Well, that is a concern, no? Kasi ganyang kakapal yung motion to quash. Ang motion to quash under the rules of court, litigated hearing dapat yan. Dapat i-hear muna yan. Ang ginawa niya, sa halip na i-hear yan, inisyo na kagad yung warrant. At nang walang hearing. At pangalawa, humingi pa ng postponement ng prosecution doon sa motion to quash. Eh bakit humingi ng postponement ng prosecution pero nag-release pa rin ang warrant of arrest? So talagang sa atin planado nila to talaga, sir. Well, it is legally doubtful and questionable itong naging proseso. That's why we are raising the matter they are raising the matter before the court of appeals. Sa court. Hindi may pre-plugging pa. Burger with rice. So. So sir, sa Court of Appeals, dadalhin ng lawyers? I haven't spoken with them, but I think they're going to raise this with the Court of Appeals. Hindi kami nakapag-usap ng maayos. Sir, sisilipin niyo ngayon yung custodial center? Will you be with her? Diretso na ata sa Muntinlupa. Okay. Sa RTC. Sir, it was mentioned by the PNP PIO chief na ipapasilip muna sa kanya. Hindi ko alam. Baka after. No, before daw she goes to the Muntinlupa. Hindi ko alam. Did she request na hindi na siya sana pupunta sa Muntinlupa? Walang ganun request. Pero from the start naman, si Senator has always said she will follow the process. Well, minsan ka, depende sa judge eh. May mga judge na hindi na nire-require, mayroong mga nagre-require. So, para wala na lang delay, sasama na siya. Okay? Thank you. Oo. Oh.